What's up mga ka-review, this is Ken sa KTV at ngayon gagawa tayo ng isang video reaction dito sa isang music video no ng Panikala featuring by Anel Fernandez. Ito yung tungkol sa kalayaan no mga ka-review. At ang rap song na ito is makabayan no, like Francis F, parang gano'n. Na-review ko siya, bakit? Kasi nung unang napakinggan ko yung kanta is takot ako doon sa kanta dahil doon sa laman ng mga verse niya is talagang paitiin at maganda yung takbo nung sana gento no, gento yung mga ibang rappers na yung hindi lang dahil sa marketing yung iniisip no. Kapag gumawa ka ng isang makabuluhan na kanta, yung tipong hindi ka nagmamadaling umangat no. Tipong may kabuluhan yung kanta na gagawin mo o may kabuluhan yung rap na gagawin mo. Hindi lang basta masabi lang na sisikat ka dahil sa bass no. Sisikat ka dahil gusto mong mapuntahan agad yung tugatog ng tagumpay. Ito dito ako na ano sa marami akong nakikita ng mga ipang rapper na talagang nagpupursige no, nagumawa ng mga kanilang mga rap no, pero hindi katulad nung ginawa nung previous na ewan ko kung tunog alien ba yon o ano ba yung kanta. Dapat hindi ganoon no, pagrespeto na lang sa mga nagpuntar ng rap music. So wala na naman tayong inaantay. Samahan niyo ako at reviewin itong kanta no, na Kalayaan by Panikala featuring by Anel Fernandez. Ganda nung starting ng kanta no, yung boses ni ate, hindi ko alam kung soprano tawag diyan o ganda yung starting, may ano agad, may dating agad yung kanta nung palaya. Kala ko ano eh, tawag kabarote. Galing ng konsepto nila no doon sa kanta. Sana no share natin to kasi maganda yung ano nilalaman ng ano na to ng track na ito. Ay panalangin na mula sa mga kababayan na ang pagnanasa ay buhayin ang kultura ng ating bayan. Ang Pilipinas ay sa atin, gusto ko lang na mamalayan. Muna kong masuhukain ay mas marami kang yaman. Saan ka nagmula? Sino ka ba? Kung susumahin, hindi mo kilala yung mensahe ko. Yung style ng rap skill niya may kapareho kay Mot no, mga ka-review. Halos hindi ako ano sure pero parang ganun yung style nung delivery niya ng kanta kay Mot sa TikTok na mga kapatid. Ko para saan ba? Malamang yan iniisip mo na. Pilipinas, yun yung bayan mong pinipilas na rin ang mga papel mong pinaniningas. Dito nang tayo para ikaw yung lumikas. Pero hindi. Yun yun eh no. Balikan natin yung verse na yun ha. Ang ganda ng verse na yun mga ka-review. Saan ka nagmula? Sino ka ba? Kung susumahin, hindi mo kilala yung mensahe ko para saan ba? Malamang yan iniisip mo na. Pilipinas, yun yung bayan mong pinipilas na rin ang parang ano to, hinango niya dun sa palabas, sa kasaysayan ni Andres Bonifacio no? Mga papel mong pinaniningas, dito nang tayo para ikaw yung lumikas. Pero diba? Kasi diba no, nagpunit sila ng sedula tapos pinanilagay nila sa apoy. So, binigyan niya ng ano yun, ng elemento, binigyan niya ng meaning. Para ay binigyan niya ng kwento. Kung malawak yung pag-intindi mo rito is lahat ng sinasabi niya is based on the history of the
Philippines. Pero hindi, hindi mo na dapat ito ipagwalang kibo. Ang pagtitimpe dapat di binabase kung ilang daang nalilipong ginto. Sa mga dayo, isipin mo tayo dapat ang may hawak ng plano't kung paano mo pinapalapad ang pera at kalo. Kaya mas mabisa kung magkakasama rin tayo. Halika, tulungan mo na ako para sa'yo to at sa bagong henerasyon. Dahil paano na yung mga lapang mo ang nababago na agad yung prinsipyo, tinuring ng bisyo ang pagre-reklamong wala na sa week. Mga ka-review, may nakita na naman ako magandang verse. Isipin mo tayo dapat ang may hawak ng plano't kung paano mo pinapalapad ang pera at kalo kaya mas... Paano mo pinapalapad ang pera? Wala kasing ano eh, wala kasing... Mo tayo dapat ang may hawak ng plano't kung paano mo pinapalapad ang pera at kalo kaya mas mabisa kalyo. Kung magkakasama rin... Kalyo ba? Tama ba ako kalyo mga ka-review, no? Titing ko ulit ah. Mo tayo dapat ang may hawak ng plano't kung paano mo pinapalapad ang pera at kalo kaya mas mabisa kung magkakasama rin tayo. Halika, tulungan mo na ako para sa'yo to at sa bagong henerasyon. Dahil paano na yung mga lapang mo ang nababago na agad yung prinsipyo, tinuring na maraming ano siya, maraming salita siya na sobrang lalim na, no, mga ka-review. Malalim ang nilalaman ng mga verse niya, no, mga ka-review, and yung ibang words na sobrang lalim, hindi ko masyadong mag-gets. Ang bisyo ang pagre-reklamong wala na sa wisyo. Tamad magserbisyo, pagbayad ay piso. Pero pag dolyar ay gawang pangministro. Bakit ganun? Aking tumbay. Yun. Inaano niya rito, ini-insist niya rito, mga ka-review, kung bakit pag piso is, ngayon, dating ko nga. Ano na yung mga lapang muwang nababago? Lapong mo ang nababago. Na agad yung prinsipyo, tinuring ng bisyo. Ang pagre-reklamong wala na sa wisyo. Tamad magserbisyo. Okay. Pagbayad ay piso, pero pag dolyar ay gawang pangministro. Bakit ganun? Aking tumbayan na to, pero parang ako yung alila ng mga kano, pati ng mga Chino na kum... Ang kanta na to is based on history nga, no, mga ka-review. Dahil, tingin naman sa kaalaman natin, no, na kapag ang mga dayo o foreigner ang pumupunta sa atin is kadalasan is nagkakaroon sila ng mga alipin, no, ng mga Pinoy, no, mga ka-review. And besides, kahit tayo ay dumayo sa ibang bansa, alam naman natin at marami rin sa ating mga kababayan na nagtatrabaho as alipin doon sa ibang bansa, no, mga ka-review. Ito yung kanta nito is katanungan niya, no, kung bakit ganon ang nangyayari sa Pilipinas, no, mga ka-review. Paikutin ka parang manika na walang palag, walang magawa, at sunod-sunuran ang gamawala na ang Pilipino sa bayan nilisan ng dahil lang sa salaping mataba. Paya ka nun. Kaya nga, no. Maramihan kasi sa ating mga kababayan is tumilikas ng ibang lugar, no, ibang bansa, para lang kumita ng malaking dolyar, no, malaking pera, para ipantustos doon sa mga kamag-anak, anak, o sino man yung nasa Pilipinas, no, mga ka-review. Bakit, ang tanong dito is, bakit kailangan pang lumabas, no, ng ating mga kababayan, pwede namang maghanap buhay dito sa ating bayan? Is because, alam nyo naman, no, sa panahon ngayon, nakikita nyo naman at hindi naman tayo kulag, no, pagdating sa mga ganong issue. Dahil, siyempre, mas malaki nga naman yung kikitain nila kung sila ay mangingibabansa. Is, kumbaga, triple, no? Triple o doble o basta triple yung kikitain nila, no? Kahit na ang pagpunta nila doon is challenge, no? Ang darating sa buhay nila, no, mga ka-review. And besides, hindi mo alam na kung sino at ano yung makahinat na ng buhay mo. Yun, mga ka-review. Kaya nga dito, ang tanong niya, bakit may lumisan pa, no? Ba't ka palilisan doon sa bayan mong sinilangan para lang, ba't mo lilisanin yung bayan mong sinilangan dahil lang ba sa dolyar? Ako, mga ka-review. Ang ganda ng verse niya, mga ka-review. Dahil lang doon mabura lahat ng alaala nung panahon wala ka pa nung nilaban ni Rizal ang kalamba. Galing eh, no? Parang ang kung mag-isip na, parang si Francis M. din, eh, no, mga ka-review. Natira ay pag-asa. Taning man ang props dun sa, sa number one na king ng rap music, no? And alam naman natin, na isa rin naman talaga si Francis M. At siya yung kauna-unahang naglabas ng mga
tawag dito, rap music, no? Siya yung unang nagpakilala. And the next is Sir Andrew, is isa rin. Kumbaga sila yung naglaan o nagbigay ng mga pundasyon, no, para maging matatag ang rap music at para maging mapakinabangan ng mga bagong henerasyon. At yun nga nakita natin sa ngayon, no. And itong batang na, itong kanta na to, itong bata na to, no, kung mapapansin lang ito ng ibang mga rap, sabihin na natin na ibang mga recording company or anumang ano, pwede nila tong gawa ng ano eh, ng music video, no? Yung talagang makikita at makikilala talaga, no? Kasi karamihan siguro ng kanta nito is about history, no, ng ating bansa, no, mga ka-review. Ang ganda, maganda yung pinapakita niya rito ng mga para. Ay nasa, hindi na malaman kung paano lalaban, pero nasa puso ay meron pang chance, meron pang chance, meron pang chance. Simple lang yung beat nila, no, mga ka-review. Mas lamang yung voice nila kaysa dun sa beat. Yung beat nila parang nagiging cinematic lang ang dating, no, mga ka-review. Dapat yung mga gentong rap scene o rap music, no, mga ka-review, sinusuportahan din natin itong mga to. Bakit? Kasi una, marami tayong malalaman at matututunan dito sa music to, no. Sa bagay kasi lahat tayo sa mga kabataan ngayon nakatutok na lang sa mga bagong labas na music, at saka depende na rin talaga, no, dun sa mga naikinig. Pero para sa akin, napakaganda nito, makabayan rap song ng panikala, no, mga ka-review. Matutugan mga sayawang unti-unti nang nawawala at mga tribong nagkakalasan na... Tama, tama. Kasi sa habang lumilipas po yung panahon at nagkakaroon ng bagong evolusyon o bagong henerasyon, is nagbabago-bago na nga, no. Dati may mga kanta tayo na pang Maria Clara, mga tugtugan na Bahay Kubo, and then nasundan na ng mga ibang pupunod yung generation, iba na naman yung pumasok na genre, then nagkaroon na ng mga eto mga generation. Diba dati maririnig lang natin rap music, yun lang, wala nang iba. Ang rap music dati, noong 90s, is isa lang talaga yung mapapakinggan natin. Ngayon, meron ng mga bago, meron ng multi, meron na yan eh. Meron na ngayong mumble rap, no? Tinatawag nilang ewan. Yun, may mga ganong music na. And, noong late 90s, mapapakinggan natin, meron tayong mga rap, love song, reggae, ano pa ba mga ibang kanta? Comment na lang kayo, no, mga ka-review, hindi ko na maisa-isa. So, kada lumilipas na panahon, may mga bagong labas na nadidiscovery, no? Type of music man yan or anumang klase na yan. And, ngayon, no, mga ka-review, bihira ka na lang din na makikita na katulad sa mga tribo, no? Mga Aitas, Igurot, ano pa ba, yung sa Mindoro, Mangyan, Pangyan tribes, and yung iba-iba, kasi nasasakop na tayo ng bagong generation eh. Kumbaga binabago na yung panahon, no? Kumbaga dating nakabahag ka, ngayon naka-short ka na. Ganun yung nangyayari. Dito niya isinasadula o sinasabi sa rap. At kalikas ang nagwawala, mga hinaing na nadadama ko sa tuwing naggagala. Ako sa dilim at nangangapa na dumating ang hiling na pamamasa para sa pagbabago ng maitanim na sa puso sa ulo ng mga supleng na ang kabataan pag-asa pa rin, lalo kung sasamahan mo kung to pa rin ang ating pagpangon, lalo kung may baon pa tayong tiwala at di umayabong na pagmamahalan ay di maglalaon na ang Pilipinas, makakaon kapayapaan ng kayamanan. Alam mo kung tutusin doon sa sinasabi niya, Pilipinas ay makakaon. Kung tutusin lang po, kaya naman talagang umahon ng Pilipinas eh.
Ang problema lang kasi is ang problema lang kasi is alam nyo na, no, mga ka-review. Kasi kung yung ba namang naan doon, no, hindi ko hate, wala akong pinapatamaan po dito. Is bumibis lang po ako sa nangyayari, no, sa ngayon, no. Kung iisipin nyo po, kung lahat sila is nagtutulungan at hindi nagbabangayan, I think siguro isa na 'yon sa mga magiging progress ng ating bansa, no, mga ka-review. Kasi kung tutuusin mo, kung lahat ng gustong gawin at gustong ipatupad is masasang-ayunan at hindi walang kumukontra, or kumbaga mag-isang ano sila, mag-isang plano yung mga nandoon. I think isa yun sa mga paraan para magkaroon tayo ng progress, no? Kasi parang ang nangyayari habang tumatagal, ano eh, walang nangyayari, no? And besides, ngayon, nagpapasalamat ako sa ating former president, no? Tama pa, sabi ko, no? Si President Duterte, kahit maraming bumabatikos, is nandun pa rin, no? Nandun pa rin. Marami pa rin siyang nagawa. And besides, ito lang ang kagandahan doon, no? Yung mga project ng past administration is tinuloy niya, unlike nung mga nakaraan, no? Mga nakaraang admin. Maraming mga project ang nasayang lang dahil nabubulok at hindi tinutuloy. Alam niyo yan kasi nakikita niyo yan at napapalabas din yan kung saan-saan. Newsman, YouTube man, social media man, nakikita niyo yan, no, mga kapatid. At ang kagandahan sa ginawa ni President Duterte is kung ano yung mga naiwan ng proyekto is sa ngayon itinatapos niya lahat yun, no? Yun ang kagandahan. And besides, kung hindi lang dumating siguro yung pandemic, siguro mas siguro umangat tayo ng 50%, nakapag-progress tayo ng 50% dito sa Pilipinas, no, mga kapatid. Marami lang talagang mga kontra at marami lang talaga na gustong sirain at hindi natin alam kung ano yung gusto nilang mangyari. Every time na may bagong uupong presidente, binabatikos ng binabatikos. Bakit? Anong dahilan? Di ba, mga ka-review? So, dito mo makikita nakapaloob dito sa kantanto, no, mga ka-review, na sinabi niya, no, yung progress ng Pilipinas, kailan nga ba? Mundong wala ng kasing gulo at kalayaan ng kamalayan ng pusong durog na di mabuo-buo kasi limutan. Kasi na, malaya na tayo eh. Malaya na yung Pilipinas eh. Pero sa ngayon, parang ang kalayaan natin is hindi ganun, hindi siya ganun ka literal. O malaya tayo lahat, tumabas, mag-inom, tumambay, may laya na tayo, no, mga ka-review. Ang problema lang is, hindi naman habang nakatambay ka, kikita ka. Hindi naman lahat ng oras is tumataas yung bilihin, pero yung sahod naka-maintain pa rin. Baga ngayon nga, mga ka-review, kung isipin mo, kung mag-aasawa ka, isang pamilya, isa lang ang magtatrabaho, hindi sasapat yun. Unlike noon, mga ka-review, kahit isa lang ang nagtatrabaho, naitataguyod mo yung pamilya mo. So, yun yung kaibahan noon at ngayon, no, mga ka-review. Kasi, yung sahod mo sa isang buwan, or sa isang quincenas, sasahod ka lang ng mga, sabihin na natin, 7K. Pumapalo lang siya sa loob ng isang buwan. Sabihin na natin 20K. Kung nangungupahan yung isang pamilya at ang upa nila is sabihin na natin pinakamababa is 3K, no, mga ka-review. 3K tapos ilaw, tubig. Sabihin natin tumototal sila ng 8K. So meron pa silang 12K. Kung nag-aaral yung anak mo at yung mga ano, paano na pang araw-araw na pagkain? Ganon kahirap mamuhay sa panahon ngayon, o mga kapatid. Ang kultura mo na medisina sa mga gulong-gulo na pinapaikot ng mga loko-loko kaya madalas tayong paupo-upo at ikay... Ganon, di ba? May patama din, mga ka-review. Alam na natin yan. Humakbang gamit sarili ang paa, tumanda sunod-sunuran ang pag-iintanga at di sumusun sa oras na kapos ka ba? Ano kailan ka pa? So yun, mga lumip, ilang... ano, ilang mga ano na yung nandyan, no? Naging sunod-sunuran tayo, no? Dahil sarado yung
yung kaalaman natin sa mga nangyayari. Pero nung pumasok ang new generation sa tulong ng social media, sa tulong, kasi noon ang media is meron din yang black propaganda ba tawag doon, na hindi mo pwedeng ihayag yung gento, hindi mo pwedeng ganyan, at kung sino lang yung titirahin nila, yung lang yung ihayag mo. Diba? Nangyari yan, diba? So, dito nakikita niya. Ngayon, naging kumbaga yung saradong libro dati, ngayon, binuksan na ng social media. No, mga ka-reviewsa. So, malaki rin ang advantage ng social media, pero mas malaki din ang disadvantage ng social media sa tao. No, mga ka-reviewsa. Kilos pag natutos ka na, huwag mo isisi sa iba. Tumingin ka na ba sa salamin bago titigan ng mali ng iba? Di kita sinisiraan para lang mag... Bago mo tignan yung iba, tignan mo muna yung sarili mo. Bida, katunayan ginawa ko, ginigising kita para sa pagbabago ng mai... Diba? Tita mo yun? Yung kanta na to, mga ka-review, is ginigising tayo, no? Sa kung ano yung nakikita natin. Huwag na tayo maging sunod-sunuran, no? Tanim na sa puso, sa ulo ng mga supleng na ang kabataan, pag-asa pa rin, lalo kung sasamahin mo kung to pa rin ang ating pagpangon, lalo kung may baon pa tayong tiwala at di umayabong na pagmamahalan ay di maglalaon na ang Pilipinas makakaon. Mga tutugang, mga sayaw ang unti-unti nang tumatanda at mga tribong nagsasayawan at kalikasang tumataba. Mga tinanim kong dinadala kuna sa tuwing nadadama, kuna ang hiling na pamamasa na ibig sambitin may pag-asa pa. Hindi ko alam kung Kastila yung language yung ginagamit niya. Pero maganda, tumutok masa. Nice. So yun mga ka-review, hanggang dito na lang yung ating video reaction sa music video ng Panikala featuring by Arnel Fernandez. Ang title is Kalayaan. So kung hindi ka pa nakakapakinig nito, try mong pakinggan mga ka-review at tiyak mamumulat ka. No? Mamumulat yung mga sarado mong isip kaisipan doon sa sinasabi niya. And hanggang kailan ba tayo magiging sunod-sunuran? No? Review. Hanggang kailan ba tayo magbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating lingkungan? Besides, tayo rin lang naman ang nasusunod dahil tayo rin naman ang mga nagdidesisyon kung sino talaga ang dapat naan doon. No? So, bilib ako dito sa kantan to and ipinapamulat sa atin na meron tayong nakaraan. No, mga ka-review. Yung nakaraan natin na dapat is hindi mawala. No? Hindi natin makalimutan dahil lang sa bagong generasyon o bagong evolusyon, no? Ng buong mundo. Yun na yun eh. So yun mga ka-review, isa na namang magandang kanta at marami akong natutunan dito sa kantang ito. So hanggang dito na lang. Peace out.